Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang real Christmas tree na nakuha namin sa forest. Panoorin niyo po at magde-decorate tayo. As part of our Christmas tradition, we are using the real Christmas tree. Thank you! Sige, panoorin niyo po. Itong malaki sa loob ng bahay. Ito namang maliit, pwede namin ilagay sa labas. So, ganun ang Christmas tradition namin dito. Kukuha lang kami sa forest. Hi guys! Merry Christmas to you all! Ngayon, second week ng December, dito sa Norway, tradisyon na mag decorate ng Christmas tree. Ito, sa Pilipinas, pag second week ng December na mag-decorate ng Christmas tree, medyo late na. Pero, dito sa Norway, iba. Ngayon pa lang. And then, may traditional ano kami na ginagawa. Kumuha kami ng Christmas tree sa forest kanina. Kasama ko yung mga anak ko. Yun talaga ang Christmas tradition namin. Kaya ngayon, samahan niyo ako at magde-decorate tayo ng Christmas tree. The real Christmas tree. Kaya hindi talaga dapat maagap dahil yung Christmas tree ito, hindi pwedeng mga 3 months dito sa bahay, mamamatay na, malalaglag yung mga dahon. So, timely lang ngayon na mag-decorate. So, let's go! Punta tayo dun sa sala.
ito yung mga ano ginawa nila Camila ni Hans. 5 years old sila. Hanggang ngayon, ginagamit namin. Flag of Norway and flag of the Philippines. Ang ibang Christmas tree decor po rito ay ginawa pa ng mga anak ko nung sila'y maliliit pa. We are using it every year at nakakatuwa tingnan na every year na nagde-decorate kami, pinapakita ko, nire-remind ko sa kanila na ito yung gawa nila since they were 5 or 6 years old. As part of Christmas tradition, the girls bake gingerbread. Nakasanayan na rin nilang magkakaibigan na every year during Christmas time, nagbe-bake sila. So ngayon, panoorin natin ang kanilang pagbe-bake.
Wishing you all a blessed Christmas and a bountiful and peaceful New Year. Big hugs and warm greetings from us here in Norway.